Nawawala kami! Talaga naman. Muntikan na kami magkita ni Pantani. Good day mga ka-feel. So for today's video ay pupunta tayo sa isang lugar kung saan tinuturi ng mga siklista sa buong mundo na historical place. Ito ay ang statue na nag-iisang cycling legend na si Marco Pantani na matatagpuan dito sa Colle Fauniera, Piedmont, Italy sa taas na 2,400 meters above sea level. At dahil isa itong Hall of Famer, I'm sure marami na sa inyong nakakakilala kay Marco Pantani. Pero sa mga hindi pa, si Marco Pantani ay isang Italian road cyclist na tinataguri ang isa sa mga pinakamahusay na siklista sa kasaysayan ng road cycling. Dahil siya ay isang pure climber, siya ay nakilala dahil sa lakas niyang umahon. So dahil sa lakas na ito, siya ay naging icon of cycling sa buong mundo at lalo na sa kanyang bansa, which is Italy. Pero sa kasamaang palad, siya ay pumanaw noong February 14, 2004 at the age of 34 years old. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang legacy na iniwan niya ay buhay na buhay pa rin dito sa ating cycling community. Lalo na dito sa Italy, pag pumupunta ka sa mga iba't ibang ahon dito, ay makikita mo pa rin na nakasulat yung pangalan niya sa daanan na sinusulat ng mga fans para hindi siya makalimutan. Okay, so for today's adventure ride ay makakasama natin ang isang local mountain bike group. Ang pangalan nila ay Flintstone, so lahat din dito ay Pinoy. At dito mararamdaman mo talaga na parte ka ng isang pamilya dahil dito una sa lahat, walang iwanan. So yun yung pinaka-sacred rule nila. So kung kinakailangan, bubuhatin ka nila para lang makarating ka dun sa destinasyon nyo. Bale, yung ride namin ay nagsimula dito sa Sanctuary of St. Magnus. At pagdating namin dito, eto naman yung sumalubong sa amin. Oh no! So ayun mga ka-feel, malamang hindi halata sa video pero sobrang lamig talaga nang dumating kami. At kita nyo naman ang kapal ng pago. So naisipan namin bago mag-ride ay magkape muna doon sa kapehan malapit sa sanctuary or sa simbahan na nasa taas lang ng parkingan. At ayun na nga, hindi pa nagsisimula yung ride natin. Eto na, sinusumpa na agad ako. Bale ayan, kung makikita nyo sa video, nawala na yung front brake ko. So talagang hindi na siya pumipreno. So hinala ng mga kagrupo ay nagkaroon ito ng hangin sa loob. Kaya hindi natutulak ng hydraulics yung piston ng aking brake. At buti na lang, laging preparado at magagaling tong kasama ko. So lagi silang may dinadalang mga spare parts para just in case may mga kababalaghan na ganito na mangyari, ay at least maayos nila yung problema. Okay, eto na mga ka-feel. Natapos na tayong magkape at magayos ng bike. So, paalis na. Sisimulan na natin yung ahon. Bale mga ka-feel, sa part na to, makikita nyo ang kasama ko na lang itong si Andy. Dahil nagpalit kami ng helmet. Dahil yung sa kanya may GoPro mount sa ulo or sa helmet. Habang yung sa akin, yung suit niya ngayon ay wala. Dahil dito, nagkandaletche-letche na. Nasa simula pa lang tayo ng ride mga ka-feel. Dahil hindi na malayan ng grupo na ayun, naiwan nga pala kaming dalawa. At dahil sa makapal na fog, ay hindi na namin nakita kung saan sila lumiko. Andito pala, wala na. Wala pa man din makita. Di ba man din tayo matawagan ng mga yon? Ay! Nawawala kami! Few moments later. Buti na lang. Narinig mo? So yan na nga mga ka-feel, may narinig kaming sumagot sa sigaw namin sa medyo malayo. So buti na lang hindi kami bumaba ng bumaba dahil kung ganon ay ang layo ng aahunin ulit namin. Yan ang masaya. Naliligaw. Refugio Maraman. Refugio na Amos. So yun, sa wakas, nakapag-regroup na kami mga ka-feel, nakabutan na namin sila. And kung maririnig nyo, hingal na hingal kami ni Andy. Dahil sa umpisa pa lang talagang binanatan na namin para makapagpainit ng katawan. Dahil sobrang lamig dyan mga ka-feel, temperature is nasa 8 degrees. Okay, so gusto ko lang i-point out tong part na to. Kung makikita nyo, yung tabi ng daanan, bangin na agad mga ka-feel. So if ever may mahuhulog dyan, ay naku, disgrasya talaga. So sa mga nagbabalak pumunta dito, mag-ingat-ingat. Dahil ayan, bato-bato yung babagsakan nyo if ever mahuhulog kayo dyan. Kaya yun lang, mag-ingat lang mga ka-feel.
Talaga naman. So ayun, naging Batanggen yun na yung accent natin. So paano nga naman, tingnan nyo yung tanawin. Talaga namang nakakamangha mga ka-feel. At lalo mo itong ma-appreciate dahil sobrang taas pa naman ang ginahon mo at sobrang haba. At kung mapapansin nyo sa video, mas lumiliwanag na, medyo nawawala na yung fog. Yun ay dahil ayan, inaahon na namin yung pinaka-last part ng makapal na fog na yan. So nakalabas na rin yung araw, so kitang-kita mo na yung paligid mo dahil clear na yung visibility. So dito mo na talaga makikita yung ganda ng ahon na to. Ganda. Oh, iwan. Ayun, yung mga ulap kanina yun. Regroup kami dito. Magre-regroup. Okay mga ka-feel, so since may kasamahan pa tayo na nasa likod, magre-regroup muna tayo dito, aantayin natin sila. At habang inaantay sila, mapapansin nyo, nagsisihubaran na. Dahil ayun nga, nakapagpainit na tayo and lumabas na rin naman na yung araw. Dito mag-picture oh! Elevation natin ay 1966 elevation. Uy, dami. Picture naman pala. Ay, picture. Okay. Hey! Let's go. Tingnan niyo dito, liblib na lugar pero iniispalto pa rin. Ganda ng to. Ganda pala pag nag-video ng ganito. Paano? Paano? Walang excuse para hindi maging vlogger oh. Tingnan nyo naman yan. Naka-ano, body mount. So kung makikita nyo dito mga ka-feel, tuluyan na talaga natin iniwan yung ulap sa baba. So yung elevation kasi neto ay 1,900, almost 2,000 na. So ayun, malapit na tayong makarating. 400 meters na lang mga ka-feel. Ang tarik dun oh. Siguro mga ano yun, mga 20%. Sulit ang hingal. Okay mga ka-feel, so after isang mahaba-habang ahunan ay eto na, magre-regroup ulit tayo dito, huminto kami saglit at dito na natin aantayin yung mga kagrupo natin. So sa part na to mga ka-feel ay malapit na tayo. Ang lupit to. Nabubuksan. Ano siya? Narerentahan? Ang ganda dito. Pwede ka magrenta ng ano, pag-istayan mo. Tapos pag-iisip mo, ganito yung view mo, no? Oh? Uy, aero. Kaputang ay na, aero yun. No. Parang hindi mo size yan, no? Parang medyo maliit. Okay mga ka-feel, so ito, nakapag-regroup na tayo, unting biruan at picture-picture lang. And then ito, palis na tayo mga ka-feel dahil malapit na sa likod ng bundok na nakikita nyo dyan sa kaliwa, doon sa tuktok niyan, ay doon na yung statue ni Marco Pantani na yun na nga yung final destination natin. Nagtanggal na lang helmet, lagay ko sa likod. Bigat kasi, sakit sa batok. Ayun sila, naiwan na tayo. Yes! Woo! Kasama ko senior citizen. Senior citizen, nalakas pa rin pumadyak. 61 years old kontra 26 years old. Pinapahirapan. Wala man lang, hindi man lang nahati yung edad ko sa'yo kuya. Ayun mga ka-feel, so sa part na to, binalik ko na yung helmet ko dahil gusto kong makuha yung tanawin na meron dito. Dahil mga ka-feel, malalaman yung malapit na kayo pag eto na yung maririnig nyo. So ang maririnig nyo kapag malapit na kayo ay yung mga bell na nakakabit sa leeg ng mga baka. So mula dito kung saan ako ngayon hanggang dun sa statue ni Marco Pantani ay mga 300 meters na lang mga ka-feel. So medyo malapit na talaga siya, kaso nga lang mga ka-feel ang nagpapahirap dyan ay yung sobrang tarik na ahon, tapos laspag na ako, and then meron pa yung hangin na sumasalubong sa'yo. Yeah, pagtapos ng kurba na to, karating na tayo. Kunti na lang. Tayo na lang inaantay. Isang kurba pa pala. Ayop din na natapos.
So ayun, pagkalingon ko sa likod, nakita ko na yung tutulong sa akin dito sa Kalbar yung nararanasan ko, mga kapil. So nakita kong may naka-road bike, ayan, ganda pa ng bike, mga kapil. So ang idea dyan ay bubuntutan ko siya para i-cover niya ako sa hangin. And hopefully makasabay ako sa kanya hanggang sa dulo dahil malapit na yan, mga kapil. Bale, ilang metro na lang. Kaso nga lang nagpapahirap yung sobrang tarik ng ahon na to. So ayun, kung nakita nyo dun sa dulo yung black na shadow, yun na yung statue ni Marco Pantani. And kita nyo naman kung gaano nilalabanan nung nasa harap ko yung ahon. So ayan, tumayo na siya. And dito pala, makikita nyo kung gaano ito kahusay. Unang-una sa katawan, sobrang nibis niya, mga kafil. So climber siguro talaga to. Also, makikita mo kung paano siya pumidal. Solid siya, so very steady. Hindi mo makikita yung mga unnecessary movements. So ayun, sa mga galawan niya pa lang na to, ay makikita mong talagang veteranong climber to, mga kafil. At kabaliktaran naman sa akin, ayan, yumuyo-kuyo na ako, mga kapil, dahil hindi ko alam kung may sasabay ko pa. Medyo lumalaki na yung gap, pero mapapansin nyo dito ay pinipilit ko pa rin, mga kapil, dahil ayun na yung mga taong nakatayo doon, yun na yung mga kasamahan ko. Bale, ang nagpapalakas ng loob na lang sa akin dito, mga kapil, ay yung nakikita ko na talaga ng malapit na. Pero yun nga kasi, hindi halata kasi sa video, pero napakatarik pa rin ang part na yan. So ayun, sa wakas, maraming salamat kung sino man yung cyclist na yan, dahil tinulungan niya akong makarating dito sa taas. And finally, eto na, nakarating na tayo, mga kapil. Tambok ng punta. Gugong! Ayun, magkuha picture na. Ang laking tao nun, no? Ito yung banner. Pagina yung banner dito. Yun, no? Ako ay isang model. Tingnan natin elevation. Ito, lupin to. Basta gawin mo nga kami ng ano. Ayop yan. Lupit to. Grabe po. Buhay, oh. Lagay mo nga sa ulo ni Pantani. Mangit. O rin, baka picture din ako doon. Doon, no? Gapang eh. Gapang eh. Bakit? Nakakalulang po. Ito yung spot. Ito yung bangkay mo nagjay, nagpicturean dahil dyan niya. Masarami pintas to yun eh. So ayun, mga kafil, napakasarap din sa pakiramdam na maabot tong mga gantong lugar, dahil ayun nga, hindi siya madali, pero yun yung dahilan kung bakit sulit talaga yung mga ride na ganto. At eto na, naghahanda na kaming lumusong dahil lumalamig na at lumalakas na yung hangin, mga kafil. And also ayaw din namin matuyuan ng pawis. Bale, sa lusong na ito ay may gusto lang akong ituro sa inyo, mga kafil, dahil meron kaming pagkakamaling ginawa dito at ayaw kong mangyari sa inyo if ever malagay kayo sa gantong sitwasyon. So kung oobserbahan mo tong lusong na to, may mga red flags kang mapapansin. Unang-una dyan, yung sikip ng daanan. Pangalawa, yung limited visibility dahil sa fog. Pangatlo naman, yung condition ng spalto. So makikita nyo medyo basa-basa siya. Pero swerte na rin kami dyan dahil naka-mountain bike kami. Pero if ever road bike yung gamit dyan, kailangan nyo talaga mag-ingat sa mga gantong red flags. So ayun, mga kafil, nandito na kami sa tapat ng fog. So ayun, makikita nyo naman na medyo may kabili isan yung lusong namin, pero maingat pa rin, may tamang distansya kami. And also, yung daliri ay nakaready palagi sa preno para if ever may biglang mangyari ay mabilis yung reaction namin. So ako nga pala itong nasa harap, yung blue yung bike na nakabag ng gray. And shoutout nga pala sa tito kong nag-video dito sa clip na to. And i-follow nyo na rin yung page niya sa Facebook, mga kafil. Okay, so ito na yung sinasabi kong pagkakamaling ginawa namin. So kung makikita nyo, sa part na to ay blind curve. Ang problema nga lang, mga kafil, pagkaliko namin, ayun,
muntikan pa kaming sumalpok sa sasakyan. So ayun, buti na lang mga ka-feel ay hindi kami tumalsik sa bangin, dahil kung nahulog kami sa bangin dyan, nako mga ka-feel, swerte pa kami kung mababalian lang. So ina-admit namin yung pagkakamali namin yon, dahil pumunta kami sa linya ng sumasalubong. Pero mga ka-feel, sana hindi mangyari yan sa inyo. And also sa mga drivers, kung makikita nyo may mga lugar kung saan maraming siklista, sana sa mga blind curve ay mag-flash kayo ng ilaw or magbusina kayo para malaman ng mga sumasalubong na ayun nga, meron silang sasalubungin sa sakyan. So yun lang mga ka-feel. So ayun na, nakabalik na tayo dito sa parkingan natin. Inaayos na itong mga bike natin isasakay sa sasakyan, dahil uuwi na tayo. So ayun mga ka-feel, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Stay safe, God bless, and peace.